naman natin yung sunog. Andito po malapit sa palengke yung sunog. Malapit po sa palengke. Malapit po sa palengke ng Basayco yung sunog ngayon. Ay, nagkakagulo po yung mga tao rito. Hinahakot nila yung mga gamit nila kasi sobrang lakas ng sunog dito. So sa ngayon oras pa po eh, wala pa pong bumbero sa ngayon. Ayan po, nakikita po natin yung sunog. Nasa looban po yung sunog. Malapit po sa palengke ito. So may naririnig na akong bumbero, alhamdulillah. May mga pumapasok ng bumbero dito. Okay, so, sobra pong lakas ng hangin sa ngayon. Dami pa namang wenta ng araw. At sa mga oras na din po ito na sobrang lakas ng ano, sobrang lakas ng hangin, so sobrang init din ng panahon. Nasa palengke po ito, malapit. Palengke, palengke. Nasa palengke po, hindi ko po alam kung anong block po, pero nasa palengke po ito. Kuya, anong block po ito, kuya? Anong block? Block do. Habitat, no? Palote. Habitat, palote. Sa Habitat Palote daw po, block 2. Malapit po ito sa palengke ng Basayco Port Area, Manila. Port area na to. Siguro si Port Area. So ayan, palapit ng palapit po yung sunog dito sa bandang kinakatayuan natin. Wala pa pong dumarating na bumbero. Mahirapan kasing pumasok yung mga bumbero dito. Lumabas yung bumbero? Okay. Sabi mo na, Pinaps, kung i-baby ka mo. So siguro nasa sobra mahigit kalating oras na ata tong sunog na to, wala pa rin bumbero na dumarating. So ayan na, siguro may mga papasok na bumbero. Ayan na, may nakapunta na po na bumbero.
So nahirapan pumasok yung bumbero natin ngayon kasi may mga wire dito, mababa yung mga wire dito. So ramdam na ramdam po natin yung init dito banda. Malapit po ito sa palengke. Sa palengke po ito banda. Sa Block 2, Kalote, Habitat. So ayan, alhamdulillah may mga bumbero na pong dumarating. Nahirapan po pumasok yung mga bumbero kasi mababa yung mga wire dito na sasagi po nung bumbero. Ito dapat na dahil sa palengke. Grabe, sobrang init dito. Damang-dama namin yung init dito. So sa ngayon po may mga bumbero na pong dumating. Nasa tatlong bumbero po ata yung dumating ngayon dito sa street na ito. Sa mga nagtatanong po ay malapit po ito sa palengke ng Baseco Port Area Manila po. Sa Habitat. Sa Palote po, Habitat Palote. Malapit po sa palengke. Block 2 po, Block 2, Balota, malapit po sa palengke ito. Thank you.
nakikita po natin yung mga bumbero natin, pansamantalang napasok nila yung kabilang bahagi nung nasusunog at napula na rin yung apoy dito banda bahagi sa kaliwa. Po ata ito sa 234. Malayo po. So alhamdulillah, unti-unti natutupok na rin, papatay na rin po ng mga bumbero natin yung apoy na napakalaki kanina. So dito banda sa kaliwang bahagi ay napatay na po pansamantala ng ating mga bumbero yung apoy. So dito na lang sa kaloob-looban ng bahay na to, yung mataas na bahay na to, hindi pa napapula yung apoy. Tanong po kung ngayon ba ito, malamang live po ito, ngayon po ito. So nahirapan silang patayin yung nasa loob. Yung pinagmula ng sunog ay hindi pa po natin alam kung ano yung pinagmula ng sunog. Ayan, inakit na rin ng mga bumbero natin yung kanang bahagi na kung saan nahirapan silang patayin yung apoy. Thank you.
po ito sa Baseco Port Area, Manila, sa tabi po ng palengke, sa Block 2 po ata kung di ako nagkakamali, sa Palote Habitat. Masasaksihan po natin yung mga bumbero natin na patuloy sa pag-apula ng sunog dito sa Baseco po. Nasa harap po ito ng palengke. Harap ng palengke. Nandun po banda yung palengke. Paglabas po niyo dito sa kantong ito, nandun po matatagpuan natin yung palengke. Malayo po ito sa 234. Hindi po ito 234. Ito pong nakikita niyo na bahay dito ay hindi po ito yung 234. Nandyan po banda yung palengke natin dito sa street na to. Lalabas tayo dito sa street na to, tapos matatagpuan natin paglabas natin dyan yung palengke.
kanina dito, sobrang lakas po ng apoy dyan banda sa inakitan ng bumbero natin. Pero sa ngayon, wala na po, napula na po nila yung apoy dito banda sa bandang kaliwa na kung saan kabilang sa nasunog. So sa ngayon, yun na lang po yung inaapula nila kasi masikip po, hindi nila mapasukan.
unti-unti na rin pong napula ng ating mga bumbero yung malaking sunog kanina. Tao pa dun sa loob ng bahay kung saan sa likod ng bahay na yan ay nasunog yun. So may mga tao dun sa bintana kung makikita natin. Alhamdulillah, yung dito banda ay tuluyan na nilang napula yung apoy. So dito na lang banda sa kanan, kasalukuyang inapula nila yung apoy. Sapagkat masukal tong nasunog dito banda sa may bandang kanan. Simula yan to. Alas 12? Alas 12 yata. Wala kayong idea nung pinagsimulan ng sunog? Kurente ba? Kurente? Kalan? Kalan ang usok doon. Pinagupayahan natin. Kalan daw yung na maaring naging simula ng sunog. Siguro na napabayaan. Siguro may nagsaing tapos yun napabayaan. Nakatulog ata kasi napakainit na panahon ngayon.
Dito ba yung nag-umpisa sa baba? Sa baba? Ah, sa taas? So yun, nag-umpisa daw yung sunog ayon sa isang taga rito. Nag-umpisa daw yung sunog dahil dun sa kalan na napabayaan. Natatanaw daw nila mula rito sa kinakatayuan natin na may umuusok banda sa bubungan ng mataas na bahay na to. Nakikita natin na nagtutulong-tulungan yung mga bumbero natin na galing pa sa iba't ibang barangay dito sa lungsod ng Kamaynilaan. Sama-sama sila sa pag-apula sa apoy na nasusunog dito sa Baseca Port Area, Manila, sa Block 2, kung hindi ako nagkakamali, sa Palota Habitat, malapit po sa Palengke. So sa ngayon po ay tuluyan ng napula yung apoy na napakalakas kanina. 11:30 nagsimula. Dyan sa taas, no? Block 2. Unit F. Nasa likod niyan yung palengke, no? So ayan, unti-unti nang bumababa yung mga bumbero natin dahil sa napula na rin nila yung napakalaking apoy kanina. So, tanging mga usok na lang yung nakikita natin dito banda sa kinakatayuan natin dahil napula na nila sa mga oras na ito yung apoy na tumupok sa ilang kabahayan dito sa Block 2 Habitat Palote. Si Jai Jai, si Jai Jai, si Jai Jai po. Si Jai Jai, tulog na. Ito po yan ang lalakaw. Ano sa iyo? So, ayan, makikita natin yung mga bumbero natin na naka-standby. Marami sila. Buti na lang at naagapan ng mga bumbero natin yung sunog dito at hindi na lumala or lumaki yung sunog. Okay. So ayan yung mga kabumberohan natin, nakapila sila at marami din sila na nandito ngayon.
malayo naman ito sa aming bahay. Sa yung sa amin kasi doon pa sa Habitat block 16. Street kami ng iglesia. So ayan, lumabas na at bumaba na yung mga bumbero natin. Dahil sa mga oras na ito ay tuluyan ng napula yung napakalaking sunog kanina. So ayan, nakikita natin ngayon na nililigpit na ng mga bumbero natin yung mga pang-apula nila sa apoy. Dahil sa mga oras na ito ay tuloy na rin na apula or napatay ang napakalaking apoy kanina. Thank you.
tapos na rin. Napula na nila yung mga nasunog na bahay. Kaya ito, uwi na tayo sa bahay natin. So alhamdulillah, malayo naman to sa bahay namin sapagkat malapit dito sa palengke. So umuwi na rin yung mga yan, makikita natin yung mga kabumberuhan natin. Nandito sila, napakarami hanggang dulo ng kalsada ata ito. At buti na lang naagapan nila agad yung nasusunog dito sa lugar ng Baseco Port Area Manila, dito sa Block 2 Palota, malapit po sa palengke. So unti-unti nang nagsisiyalisan yung mga ibang mga bumbero na galing sa iba't ibang barangay dito sa lungsod ng Kamaynilaan. Ayan, unti-unti nang umatras yung mga ibang bumbero natin. Ito galing sa Tondo, Maynila. Alhamdulillah, hanggang dito na lamang po. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa pasalamat tayo sa Allah at malayo tayo sa nasunugan. So ayan, paalis na yung mga bumbero natin. Yung bumbero ng mga tiga Tondo kasi malapit sila dito banda sa Baseco. Sapagkat itong Baseco dati ay isakop dati ng Tondo, pero sa kasalukuyan sa mga panahon na ito ay na-separate na at naging port area yung Baseco Port Area Manila. So ayan, makikita natin yung mga bumbero natin na isa-isa nang umaalis dahil sa napula na rin yung apoy. Tayo sa bahay natin at magpasalamat tayo sa Allah dahil hindi tayo kabilang sa mga taong nasunugan ngayong araw na ito. So malayo-layo naman ng konti yung bahay namin dito. So hanggang dito na lamang po. Shukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.